Ali, mga ka-live stream nating mga ka-native, no? Isang tang makabuluhang hapon naman po dito po sa ating live stream na Far Cares. Ito po yung collaboration between the College of Pharmacy at saka College of Agriculture dito po sa Central Philippine University. And this collaboration is made possible po, no, by the permission of our University President, Dr. Teodoro C. Robles. And of course, every afternoon po, kasama po natin ang ating technical sparring partner, si Ma'am Dan Marie Estoy Gabasa. So welcome po again sa ating live stream, Far Cares, kung saan pinag-uusapan po natin ang iba't ibang product, pharmaceutical product, at saka agricultural product, at saka yung mga DIY cosmetic products po natin. So ngayong hapong ito, no, baka nagtatanong kayo, no, nung nakalipas na mga linggo, hindi po ako nakapag-live stream, no, kasama si Doc James, kasi mayroon po nagka-problema po sa family ko po, nagkasakit yung anak ko. And as of now po, si Dr. James naman pong wala kasi very busy po siya sa kanyang mga tungkulin dito po sa Central Philippine University. As a matter of fact po, ito po yung time, no, na medyo busy po kaming dalawa kasi on the way po kami sa graduation ng mga estudyante namin this coming June. But tuloy lang po tayo dito sa ating live stream and tuloy po yung talakayan natin sa mga products po natin, DIY cosmetic products at saka yung mga pharmaceutical products po natin. And if meron po kayong katanungan, feel free po na mag-contact po sa amin ni Dr. James, no, prior po sa mga products na ginagawa po natin. And kagaya po na sinasabi namin palagi na yung tinuturo po namin dito ay dagdag pangkabuhayan po sa ating mga taga-panood, no, ng ating live stream every afternoon. So ito po yung Far Cares. So last time po, gaya ng sinabi ko na wala po ako ng pansamantala kasi nagkasakit yung anak ko kasi nagka-fever po siya, nagka-lagnat, and at the same time, meron po siyang kaunting diarrhea. Yung problem na yun kasi related po yun sa panahon last time na medyo mainit, no? Malaking pasalamat nga natin ngayon kasi medyo umuulan na. But last time, sobrang init, no, na meron po nagkakasakit ng mga bata. So, ano po ba yung pwedeng gawin natin? So, as part of our ginagawa po dito, no, nagbibigay po at nagbabahagi po tayo ng kaalaman sa ating mga ka-native, ano po ba ang pwedeng gawin, no? If, for example, nagka-diarrhea po tayo. For the pharmaceutical side po, i-discuss ko lang po at saka ito po parang first aid na rin po natin, no? If ever meron po tayong na-encounter na ganitong problem, tandaan niyo po yung diarrhea, nangyayari po yun kasi lumalabas yung mga component sa loob ng tiyan po natin, kagaya po ng mga nutrients and primarily po yung tubig. Nangyayari po kasi yon kasi hindi po nako-control ng GI tract po natin yung peristalsis, no, yung pag-move or paggalaw ng pagkain or tubig sa ating katawan. Kaya mas mabilis po siyang pinapalabas yung tubig at saka yung mga substance na kinain po natin. So supposedly po yung pinaka-mainam na gawin is i-control po yung movement na peristalsis na tinatawag para babalik yung digestion sa normal. Pero paano naman po kung hindi? Usually po, umiinom po tayo ng mga gamot like loperamide kasi sila po yung nagko-control ng movement na yon. But the main objective po, pag nagka-diarrhea po yung anak ninyo or kayo rin po, no, at wala po kayong mga gamot, for example, sa bahay, gaya ng loperamide or di kaya yung tinatawag nating rehydration salts, pwede po tayong gumawa ng DIY rehydration salts po natin as first aid. Umiinom po tayo ng rehydration salt kasi yung target po natin i-replenish po yung mga electrolytes na nawawala po during diarrhea period. Kailangan po yung mga electrolyte like yung mga sodium, potassium, calcium at saka magnesium kasi sila po yung nag-i-initiate ng movement po, no, at galaw ng mga muscles po natin sa katawan. So na-experience po kasi natin ito, for example, naglalaro po kayo ng sports or nasuka po kayo or nagbabamit po yung maraming tubig na lumalabas sa katawan, na di-diminish po yung electrolyte kaya nga yung pakiramdam nyo, medyo humihina kayo. Gaya nun, yung diarrhea, katulad rin yun, no? Pag lumalabas yung tubig, sumasama dun yung electrolyte, kaya sa tingin nyo po, parang
nanghihina po kayo. So, in order po to replenish these electrolytes, kailangan po uminom po tayo ng mga pagkain or inumin na meron pong electrolyte. So, as part of our DIY pharmaceutical product, yung masasuggest ko po, like first aid po na gagawin ninyo, kumuha lang po kayo ng lemon, if meron po kayo lemon or orange, pero mas mainam yung lemon juice. Siguro mga 2 tablespoons po ng lemon. Okay, at saka kumuha kayo ng 1/8 teaspoon ng asin, no? Sodium chloride, kahit table salt. Mas mainam yung iodine, pero pag wala table salt, okay na rin yun. And if meron po kayong honey or sweetener, yun, pwede pong gamitin yun. And of course, tubig. So, anong gagawin nyo po? Yung tubig, siguro mga 200 ml. So, ang gagawin nyo lang po is imimix nyo pong lahat ng component yon, at yun po, pwede nyo pong gawing electrolyte replenisher. Huwag na pa kayong bumili ng Gatorade. Kung wala kayong Gatorade or wala kayong mga gamot like Hydrite, pwede pong gamitin yon, yung DIY product na sinabi ko. So, bakit po ba na meron po tayong mga lemon po, yung sinuggest ko po, no? Si lemon kasi meron siyang basic component ng magnesium at saka potassium, at ito po yung mga electrolyte na kailangan po ng katawan natin. Si sodium chloride naman po, or si asin, yung common basic rock salt po, siya naman po yung mag-furnish ng sodium ions. At saka yung honey or saka yung sugar, siya yung mag-susupply ng glucose po sa katawan natin. Kasi pag nawawala po yung tubig, nadidiminish rin po yung blood sugar natin, si glucose. At saka si glucose is very important kasi siya yung primary source of energy. Problem kasi ng diarrhea is pag hindi nyo po ito naagapan at hindi na po kayo nag-i-intake, pag siguro sa mga ka-native natin, no, naranasan na nila na kahit anong kain nila at saka inom, nagsusuka sila, nagda-diarrhea sila. Yung next po na probable na mangyari is pupunta kayo sa hospital at bibigyan po kayo ng electrolyte. Yan po yung intravenous. Kasi hindi na po kayo nagtitake orally, so yung gagawin po ng doctor, gagawa po siya ng paraan na makapasok yung mga nutrients at saka electrolytes sa katawan. So, via po IV yun, no? So, yun po. Yung sinuggest ko po sa inyo, makakatulong po yun as first aid if ever meron po kayong nagbabamit po kayo or nagda-diarrhea po kayo, no? And I hope this could also expand your mind, no? Na pwede kayo actually gumawa ng sariling rehydration drink ninyo, no? Lemon juice coupled with a little salt, at saka kayo pong bahala, pwede kayong gumawa ng electrolyte drink ninyo po. And pwede nyo pong ibenta if you want to. Lagyan nyo lang po ng natural preservative at saka pwede nyo na po itong ibenta. So, yun po yung sa pharmaceutical side, no? Hopefully, nakatulong po ako sa pagbibigay ng dagdag kaalaman. If you're going to search po na sa internet, marami pong combination yun, depende sa gusto nyo. Yung sinuggest ko po is very basic lang po, if ever that pang-emergency yung gamit. So, pwede nyo pong gamitin yun, yung aking inimungkahi po na ingredient. Okay? So, as of this time po, magbe-break muna tayo, commercial muna tayo, no? And pag bumalik po tayo, ipapakita ko po yung dalawang DIY cosmetic product na pwede nyo pong gawin na dagdag pangkabuhayan. Ano ang sakit na coryza sa manok? Ito ay ang pagpamamaga ng mata ng inyo alagang manok. May maraming kadahilanan ang sakit na ito. Ang isa nito ay ang madumi na kapaligiran. Kung ito ang dahilan, panatilihing malinis ang paligid. Ang nabubulok na dumi ay ang siyang malimit na dahilan. Linisin ang loob ng pabahay at alisin ang mga dumi. Gumamit ng CPU Garlic Tea bilang pantambal at prevention sa sakit na ito. Sa mga malalang kaso, gamitin ang CPU Garlic Emulsified Concentrates.
If you're in need of alternative medications for your native chickens, probably have a lot of questions, such as, will it is more effective to control infections? Does it improve the immune response of the flock? Or even, how can it help the consumers of the processed native chicken? We have years of experience in raising native chickens in thousands of numbers and using our developed phytomedicines. Phytomedicines are alternative medications derived from plant extracts that have undergone a series of studies to establish the standard processing, concentration, and packaging for it to be users-friendly. We are introducing the CPU garlic tea, a new innovation that helps to prevent and control infections due to Staphylococcus aureus. All you need is to submerge a tea bag over 15 liters of clean drinking water overnight and offer it in the morning among the chickens. It also enhances the growth performances of your native chickens by enhancing the immune response of the infected flock. Our studies further showed that it effectively reduces the cholesterol and uric acid level in the meat and eggs of treated chickens. A healthy and safer option in mitigating the Staphylococcus aureus while producing nutritious native chicken products. So what are you waiting for? You could contact the given numbers for more information and orders. Hi, I am Crystal Dane Castronuevo, and in this video, I'm going to make a do-it-yourself or DIY cosmetic product, which is a cream. So here are the ingredients that I'm going to use, such as aloe vera gel and pure coconut oil. So first, I'm going to put 2 tablespoons of aloe vera gel in a bowl. Aloe vera gel is good for face cream. Humectants in aloe vera bind moisture to the skin, so using it as a moisturizer can help stimulate both collagen and elastin fibers, boosting the elasticity of your skin. Next step is to add 1 teaspoon of pure coconut oil. Coconut oil acts as a sealant as it helps trap water into the skin. At this point, start mixing vigorously and keep doing so until the ingredients form an emulsion. Keep stirring the gel until it perfectly combines with the oil into a smooth and super white cream. It is important to mention that as this cream is free from all preservatives and chemicals, it does lack of a long shelf life. This means that it is best to make it and consume it within 3 weeks. After mixing the 2 ingredients, you can now put it in a small container. And then seal it with a cup. Lastly, put the logo on the product. And here is the final cream, ready to be used on your already beautiful and unblemished vegan skin. That would be all. Thank you for watching. Hello everyone! So today, for this video, I am going to show to you how to make a DIY facial scrub using only 4 ingredients. But before I proceed to the formulation, I will first discuss what is facial scrub and what are the benefits and uses of those 4 ingredients on your faces. Facial scrub is a skincare product used to exfoliate our skin. It is used in the removal of dead skin cells from the surface of the skin, reducing the chances of clogged pores and acne breakouts. So the 4 ingredients to be used in our DIY facial scrub are
turmeric powder, the sugar, the coconut oil, and the honey. Sugar is a wonderful exfoliator, which helps to remove dead skin cells from your face, to restore and refresh tired, clogged pores, and also a natural humectant. Next is the turmeric, which helps to reduce acne and scars, and it has an inflammatory qualities that target pores and calm the skin. Third is the coconut oil, which increases hydration, reduces inflammation, increases collagen production, and lightens dark patches. And lastly is the honey, which acts as a pore cleanser. It fights acne and brightens skin's complexion. It adds a natural glow into our faces. So basically, what I'm going to make is a DIY turmeric facial scrub out of only 4 ingredients that I have inside our house. For our turmeric facial scrub. Hope you enjoy this video and thank you for watching. Tayo nagbabalik dito po sa ating live stream, Tambalang 4 Cares. Okay, so pinakita po natin yung dalawang DIY cosmetic product, yung aloe vera at saka yung coconut facial cream at saka yung turmeric facial scrub, no? So basic na po sa atin, no, sa mga previous na live stream po namin ni Dr. James, pinapakita po namin yung purpose ng mga bawat ingredients, and I'm very sure na familiar na po yung mga ka-native natin, no, sa aloe vera, doon sa turmeric, at sya sa coconut oil. So, i-explain lang po natin, no, kung saan po yung gamit ng bawat ingredient, no, and at the same time, ano po ba yung purpose ng cosmetic product na yun. So, mauna po tayo doon sa aloe vera at sya sa coconut oil facial cream. So, yung preparation na yon ay of course intended po sa mukha, okay? And gumamit po siya ng dalawang component, main product. Very simple po yung ginawa ng estudyante po namin dito sa CPU, College of Pharmacy. Gumamit po siya ng aloe vera gel at saka ng coconut oil, no? Kung nakikita niyo po yung ginamit niya pa po yung ano, yung cooking oil na Baguio oil. Okay, so pwede-pwede po 'yon. And pwede rin po if mas maganda if yung from bagong kuha na coconut oil if possible, no? Mas maganda po 'yon. Kasi yung mga commercial na coconut oil, I just don't know kung meron kakaunting preservative na nilalagay doon. But mas mainam na yung bagong kuha doon sa natural resource talaga yung gagamitin. So, kahit simple po yung ginawa ng bata, no, gumawa po siya ng facial cream. Yung ginawa niya lang po, mix niya po yung coconut oil doon sa aloe vera gel at saka mix po at saka stir niya po ng todo, no? And that is very crucial po yung pag-stir. Kasi yung ginawa po ng bata, that is actually a formulation in a form of emulsion. Sa pharmaceutical side po, yung emulsion, yung tinatawag naming emulsion, is isa po yung preparation na gumagamit po tayo ng dalawang liquid, no, na hindi po siya compatible or immiscible po siya sa isa't isa. Meaning, hindi po siya magmi-mix. So, yung gaya po ng oil at saka water, no, yung organics solvents like
hexane at saka yung water, yon mga ganon, hindi sila magbimix. Yung may mga factors po na kung bakit hindi po nagmimix ang dalawang liquid. Isa na po yung first, yung solubility, yung partition coefficient na tinatawag namin, at saka of course yung density ng dalawang liquid, no, magkaiba, so hindi siya magmimix. So yung emulsion is isang preparation po yon na pwedeng gawing paraan na ang dalawang phase na yon na immiscible ay kaya siyang gawin na parang isang homogenized na preparation. Pero hindi po siya actually nagiging mix, no? Hindi gaya ng nakikita natin na oil and water nagsiseparate. Yung emulsion, pag gumawa po tayo nun, ay nag-fuse po yung dalawang environment, yung oily phase at saka water phase. And sa pharmacy po, at pati na rin dito po sa agriculture, kasi gumagawa sila ng emulsion, gaya ng garlic emulsified preparation nila, gumagamit po sila, kami po, ng tinatawag na ingredient na emulsifying agent. Yung emulsifying agent, siya po yung nagbibigay parang bridge po between the two immiscible phases. Kaya nga po pag na-mix nyo na po siya, yung itsura po ng preparation, hindi po siya parang dalawa, hindi po siya heterogeneous but homogeneous solution. Nag-iisa po siya. Pero pag tiningnan po yun sa ilalim ng microscope, makikita nyo po na hindi talaga nag-mix yung oil at saka water. So, balik po tayo doon sa ating preparation ng bata, na ginawa ng bata. So, yung stirring na sinasabi ko kanina, yung pagkalog niya po ng dalawang ingredient plays a very important part, kasi mechanically speaking, yung stirring na yun, makakatulong po yun sa pag-fuse ng dalawang liquid phase, yung oily at saka yung aqueous phase natin. At saka dahil sa stirring po na yun, pwedeng-pwede po mag-iisang solution lang po yung preparation. Pero yung ginawa ng bata, kasi wala siyang emulsifying agent, so there is a possibility na magse-separate yung component. At gaya po ng sinasabi ko po, dagdag kalaman, pag gumagawa po kayo ng emulsion, yan po yung pinaka-primary na problem na may encounter ninyo, yung separation ng dalawang phase. Yun yung tinatawag namin nagka-crack yung emulsion, no? Nagka-crack siya kasi yung itsura ng preparation, parang nagse-separate yung oil, parang blotches ng oil at saka sa water phase po natin. So, hindi po yun mainam, kasi sa pharmacy, meron po tayong mga preparation na oily siya na ini-embed po natin doon sa solvent na liquid or vice versa. So, pag nangyari po yun, hindi nyo po makukuha yung pinaka-exact na dose ng ginagawa nyo. Gaya po ng facial cream na ginawa ng bata, pag nag-separate po yun, hindi nyo po makukuha yung essence talaga ng aloe oil, which is siya po yung pinaka-basic at saka yung active component. And of course, si aloe vera, as we have previously discussed dito po sa Far Cares, meron po siyang emollient property, antibacterial property, rehydrating property, kaya siya yung pinaka-mainam na ingredient ng facial wash. So, yun po yung ginawa po ng bata. Yung pangalawang preparation naman po, yung turmeric facial scrub, actually similar po ito sa ginawa ng mga estudyante natin last time, no? We have already discussed this. Gumamit po siya ng mga ingredient like turmeric, sugar, at saka honey, coconut oil, very basic po. Si coconut oil, gaya po ng first preparation, magsiserve po siya as emollient. Siya po yung parang nagtatrap ng water doon sa skin natin para mag-rehydrate. Hindi po yung magda-dry yung skin natin. But yung pinaka-main active component doon ay si turmeric. Kasi si turmeric is an antioxidant, anti-inflammatory. So yung facial scrub na yun is intended po if you have pimples or acne na kailangan pong ng anti-inflammatory property ng gamot or cosmeceutical. So makakatulong po si turmeric. At the same time po, meron pong research studies na turmeric is actually antibacterial, antiviral, at saka antifungal. And of course, na-mention po ni Dr. James last time that si turmeric, meron po siyang antioxidant, kaya meron rin po siyang property na nagpapaputi po siya ng balat natin. All in all po, si turmeric is actually one of the most staple
raw material na ginagamit po, hindi lang po dito sa Pilipinas, but sa India, dyan po nagsimula yan, at saka sa China, no? And if you notice, hindi lang po sa pagkain hinahalo si turmeric, no? Kung nandito si Doc James, magtatawa na naman kami sigurado na marirememember po namin na yung turmeric ginagamit po sa pagkain, no? Sa arroz caldo, sa ano, Valenciana, dito po sa Iloilo, no? Kinakain po yun. But aside from being an ingredient doon sa pagkain, malaki pong tulong ni turmeric, not only po sa pagkain but also sa pharmaceutical at saka sa cosmetic side. Sa katunayan po, si turmeric ginagamit rin po sa agriculture na side, no? Agriculture area. Dito po sa College of Agriculture, meron po silang mga research na ginagamit po si turmeric as one of the primary ingredient as antibacterial and antiviral. Sa katunayan, we are working something here dito sa R&D, yung turmeric soup natin. And nag-iisip kami kung ano yung dapat i-combine doon na pwede pa rin i-enhance yung antibacterial at saka antioxidant property ni turmeric. And hopefully po, ma-materialize po yung soap na yon, and we could also share to you kung paano ginawa yung product na yon. Okay? So, all in all po, yung dalawang pinakita po namin ni Ma'am Dana, okay, kanina, is a DIY product, and expect lang po natin sa DIY na hindi po talaga ito tatagal na taon, no? Kasi yung dalawang product na ipinakita po natin, meron po siyang kulang na component, which is preservative. So pag nilagyan niyo po ng kakaunting preservative like ascorbic acid or citric acid siguro, no, that would help enhance yung shelf life ng ating mga product. So anyway, wala namang cosmetic product talaga na very long. Yung natural cosmetic product yung pinag-uusapan ko, na yung shelf life niya tatagal siya ng years dun sa market, no? Expect niyo po, kapag natural product po yung ginagawa po natin, yung pinaka-maximum po is 1 year siguro top. Pero yung pinakaiba niya naman dun sa commercialized at saka synthetic, no? Kasing synthetic, matagal ang shelf life niya. Yung pinakaiba naman is that free from preservative po siya at safe po sa balat pag ginamit po natin ang mga cosmetic product na galing sa natural resources po natin. So, yan po yung pinopromote po natin dito, no, sa Pharcares, na pwede po natin gawin yung mga existing raw material na makikita sa palibot natin or kahit sa loob ng kusina po natin. Magagamit siya as pharmaceuticals, cosmetic, and even household, no, gaya po ng insect repellent po natin. At kahit po first aid, no, pwede po natin gamitin yun. Nag-mention pala kanina si Ma'am Dana na yung Sprite, nilagyan niya po ng as one of the diarrhea treatment, Sprite na soft drink, at saka nilagyan ng kaunting asin. So, again, pwede po yun. Kasi as per principle, si Sprite kasi meron po siyang lemon, yung active component. Plus, yung soft drink kasi meron na po siyang sugar. So, makakatulong po siya actually as replenisher, at the same time, magpo-provide po siya ng energy kasi meron pong sugar component. But then again, kasi si Sprite naman is carbonated, ingat lang po tayo if, for example, acidic po tayo. So, hindi po recommendable po na gamitin siya. And ganun rin po sa mga ingredient na binanggit ko kanina, like yung asin, no? Hindi po pwede na sobrang asin yung ilalagay nyo kasi problema po yun sa mga taong may sakit sa puso. Kasi si salt kasi nagre-retain siya, no? Very, nag-absorb yan ng tubig sa katawan natin. In fact, pag meron kang hypertension, yan po ang isang component or substance na dapat i-limit po siya, no? Kasi kumukuha po siya ng tubig, and pag meron pong tubig, nag-overload po yung katawan natin, okay, yung kidney natin. So yung gagawin ng puso natin is mag-overload siya, magdo-double time siya, kaya nangyayari po yung hypertension. So, si sodium naman, at saka si potassium, meron po siyang effect doon sa cardiac na beating ng heart natin, kasi muscles, cardiac muscles. So, ang iba naman kasi gumagamit ng potassium chloride, so hindi naman, gaya ng sodium chloride na asin, nare-recommend po na lower dose lang po yung gamitin natin. Kasi pag sumobra po yun, makakaproblema po yung pagtibok ng puso natin kasi meron pong imbalance dun sa electrolytes. At saka ma-experience po, magka-cramp yung muscles ninyo. Yun po yung pinaka
delikado. So, pag gumawa po kayo ng first aid na DIY rehydrating salt, kailangan you have to research kung anong exact amount kasi hindi po pwedeng sumobra, hindi rin po pwedeng kumulang. Katamtaman na po yung gagamitin natin. Okay? So, I hope po na nakapagdagdag po kami ng kaalaman dito po sa live stream natin ngayong araw nito sa Far Cares. But before po tayo magpatuloy, meron po tayong kaunting patalastas, no? And after that, babalik po tayo. Have you been working for so long to improve the production efficiency of your native chicken farm? If so, before you turn to declare bankruptcy of your project, turn to our technical support services here at the Philippine Native Chicken. Let's face it, several organizations or individuals offered seminars, webinars, or production inputs but have a limited support system when you need it most during your operation. That's why you need someone in your corner who can help you to face the expected risks squarely. The best part is if we can't help you or we don't agree to take your case, there is no out-of-pocket cost to you. Browse our page for more learning materials that can be of help to you. You may follow or subscribe to our Facebook page and YouTube channel for more updates. Messages for a free no-obligation online consultation. Get the technical support services you deserve before it's too late. Po tayo nagbabalik dito po sa ating live stream na Far Cares. Ito po yung tambalan ng College of Pharmacy at saka College of Agriculture. So before po tayo mag-end ng ating program this afternoon, no, gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat-lahat na mga viewers po natin, no, naka-online man or offline. Thank you po sa pagpapatuloy na pag-support po natin dito sa tambalan namin ni Dr. James every Tuesday and Thursday afternoon. And gusto ko lang rin pong pasalamatan ng aming University President, Dr. Teodoro Silo Bles, for giving his all throughout support dito po sa aming partnership. In a way po, ito po yung collaboration na to namin ni Dr. James, parang outreach na rin po namin sa ating mga viewers at saka mga kanitib po natin, no, dahil dagdag kaalaman po at saka pang tulong pong pangkabuhayan po ito, no. So in a way, parang nagbe-virtual outreach po kami ni Dr. James every Tuesday and Thursday. And of course po sa mga students ng College of Agriculture at saka College of Pharmacy, especially those students na mag-graduate na this coming June,
Advance po, congratulations, no? And God bless po sa inyo po, sa desisyon nyo po, kung ano po yung itatahak nyo po after graduation. Sa amin po kasi sa newly grad namin, after graduation, eh, review muna, no? Bago celebration, kasi gaya nga sa amin sa College of Pharmacy, hindi kami nagse-celebrate sa graduation, no? Nagse-celebrate kami after ng board exam. Kasi hindi po yun. I know sa College of Agriculture, yan rin po yung nangyayari kasi meron po silang board exam rin. But anyway, congratulations po sa lahat ng mga graduating student, hindi lang po dito sa College of Agriculture and College of Pharmacy, but sa lahat-lahat po ng student dito po sa Central Philippine University, graduating students. Okay, and paubos na pong oras natin ngayon. So, see you na lang po next week. Hopefully, kasama na po natin si Dr. James. Hopefully, magkasama na po kami dalawa kasi very busy po kami. But tuloy lang po tayo sa live stream natin every Tuesday and Thursday. That is 1 o'clock to 2 p.m. in the afternoon. And hopefully po, gaya po ng sinasabi ni Dr. James, na mag-expand po yung aming studio. And hopefully, sa ibang platform po, makikita nyo po kami. In the future, hopefully marami pa po kaming matutulungan. Okay, so sa ngalan po ng aking sparring partner every Tuesday and Thursday, Dr. James Cabarles. Doc, namimiss na po kayo ng ating mga viewers. And of course, ang ating technical partner, si Ma'am Dan Marie Gabasa. Thank you for the support, Ma'am, na nandun ka palagi sa likod ng screen. siya po yung malaking tulong po sa technical side po natin dito. And of course, si Ma'am Dana po, researcher po yun. Siya po yung tumutulong sa ibang research po natin dito sa Central Philippine University. And of course po, gaya po ng sinabi ko kanina, thank you po sa support ni Dr. Teodoro C. Robles sa ating live stream every Tuesday and Thursday afternoon. So, see you po next week for our another live stream dito po sa Tambalang Far Cares. God bless po and take care. Ibig sabihin po, there's still lot of area where now contrabands or legal work, no, can be done.